Nakakancel pala, kinakancel pala ng BIR ang letter of authority. Pag nasa tama ho kayo, ipaglaban ho ninyo. Part 2 ho ito nung ating BIR canceled my LOA. Pakikita ko ho sa inyo ano ho yung elemento na pwede po ninyong gamitin paulit-ulit para makancel ho yung paulit-ulit nyo ring nare-receive na letter of authority. Ito po yung kabuuan ng letter of authority sa mga hindi pa ho nakakakita. At taon-taon ho, 70,000 ang nakakatanggap niyan. Ito po ay isang letter ng BIR na matagal na panahon na po, pero pwede pa ho ninyong gamitin at ipaglaban ang inyong karapatan. Ang sabi po dito mga ka-taxpayer kung minamahal, ang reason kung bakit kinansel ang letter of authority ay mababasa ho natin dito. Hence, this office, ayan, holds that you were correct in pointing out that there was no valid selection criteria at the time the issuance of the letter of authority. After resolution made by our legal division, the letter of authority is hereby recommended for its cancellation. So napaka importante nitong binabasa natin para sa mas maraming taxpayer, 70,000 kayo, na naka-cancel pala ang letter of authority kapag walang valid selection criteria. So ang moral lesson nito mga ka-taxpayer kong mahal, ano ba yung selection criteria at saan makukuha yung selection criteria? At paano ko gagamitin yung selection criteria na yon? So mga ka-taxpayer kong mahal, kung kailangan ho ninyo ng gabay, pwede ho kayong bumili ng templates kung hindi nyo kayang gumawa ng sarili ninyong templates. Kasi ito yung pinakita ko sa inyong letter ng BIR, pwede nyo nang gamitin ito as reference ng inyong template. Again, available ho yung templates, kukopihin nyo na lang, or pwede ho kayong magpa-customize sa amin. Okay? At kung kailangan ho ng gabay, kausap, para lang ho magkaroon kayo ng katinuan o peace of mind, pwede ho ninyo akong kontakin o ang aking mga kasama. At kung kailangan nyo mga ka-taxpayer ko na matuto, so ito ho ay pinakamurang university sa buong Pilipinas. Ang university na to ay nasa YouTube. Ito po, YouTube Tax Specialista Channel, at pwede ho kayong matuto sa letter of authority sa halagang 1,199 pesos at available na po doon ang inyong options, rights, yan madalas ang tinidiscuss ko, anong tools ang gagamitin nyo, anong skills ang appropriate, available na po yan and accessible. So with that mga ka-taxpayer kung minamahal, mag-aral kayo ng tax, magbasa kayo kasi walang university sa buong Pilipinas o sa buong mundo na nagtuturo ng tama, angkop sa inyong panlasa at inyong sitwasyon sa taxation. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.